Nandito po ako ngayon mga bossing ko sa bahay ng aking anak na si Jovelyn dahil mag-off ako ng ilaw. Yan, off ko na siya. At ito pang kabila. Napapanaginip ko siya. Ang panaginip ko po, maganda na siya. Noong dati-dati, ang panaginip ko, ano po yung nga, yung wala na nga po siya. Ngayon po, ang panaginip ko sa kanya ay po, maganda na po siya. Siguro paakit na po siya sa langit. Tapos, yung pong kasi sa December 6 ay ika-40 days po niya. Yan, dito siya madalas humihiga sa supang ito. Makita niyo na po na nakahiga siya, natutulog, yung ganun. Ayan. Sa December 6 po, meron kaming pamas sa mismo simbahan. Mas tungkol talaga sa kanya. Tapos, sa umaga po yun. Tapos, sa 3, meron ditong pupuntang mga choir ng simbahan. Kakantahan nila si Jovelyn. Tapos, 2 po yung mimisa po para kay Jovelyn. Tapos, yung manawag na binili po namin na gustong-gusto ni Jovelyn na may pagkamahal, nanghihinayang naman ako na bilhin. Yun nga po. Medyo na-late na lang kasi syempre pag-iipunan po natin. Na-late na lang yung pagbili po namin nung wala na po siya. Pero plano ko talaga kasi nagyayakag po siya. Nagkaroon lang siya ng pageant. Plano ko po, bibilin ko po na talaga yon pagbalik namin. Kasi nga po, gandang-ganda po siya dun. Ayun, tapos, ayan nga po mga bossing. Nandito, alam ko nandito-dito lang yung ano ko. Nararamdaman ko po siya. Bale, yung pagmisa, parang may dumaan, yung mga ganun. May naamoy akong bulaklak, yung mga ganun po. Ayan. Pero yung totaling, yung mga kaluluwan nakakausap, hindi ko nakakausap. Gusto ko nga pong ano, pero naisip ko wag na lang din kasi baka lalo ko malungkot. At yun nga po, may problema rin akong pinagdadaanan sa aking kalusugan. Ay sabi ko na lang sa kanya, anak, huwag mo muna akong kukunin, huwag mo muna akong isasama. Dahil may kapatid ka pang maliit pang kapatid mo. Yan. Kaya sabi ko nga po eh, aabutan ko pa yung apo ko sa... Aabutan ko pa yung apo ko sa anak kong bunso. Yun. Kasi ngayon, yung anak kong bunso, gusto ko lagi ko namang nakikita. Gusto ko lagi siyang kasama. Kaya ang plano ko, i-enroll ko siya sa ano, parang sa home study na lang. Para nakikita ko lagi yung anak ko. Ayan, kasi siyempre, kagaya ng pamangkin ko, sabi ng kapatid ko, i-request niya rin yun sa school, magaan siya ng school na gano'n. Kasi, lagi nilang may sakit na hawa ng mga klase, gagaling. Eh, sabi rin sa akin ng doktor, meron po bang nung nagkaroon ng ubo nga yung anak ko, kasi laging puyat nung ang nakaburol yung anak kong panganay. Laging puyat siya. Parang 2 days lang siya na puyat, nagkaroon na agad siya ng ubo. Ang tagal bago na wala, parang 1 week. Ngayon sabi sa akin ng doktor, baka isa sa inyo ng mami daddy niya or kasama sa bahay ay may sakit. Kasi kaya hindi rin po nagaling. Kasi gagaling, tas mahawan. Kagaya ng nangyari nga po sa pamangkin ko na ganun. Parang gagaling, tas nahawahan, ayun. Kaya ang gagawin ko rin po para safe rin yung anak ko. Parang home study na lang yung ganun po. Ang aking gagawin sa 1 taon. Pero ngayon, pagtsatsaga-tsagaan namin na dinadala sa school para makapag-aral. Para tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral po niya. Ayan. Sige, nagbibidyo ako, daddy. Eh, tinatawag na ako ng mister ko. Ayan. Kaya, pag po dito, nakahiga po siya. Naalala ko po yung anak ko dito. Nalulungkot ako, minsan kinakabahan ako. Ayan, dahil nga po sa... Meron din akong ano na matagal na tinitiis ko lang, yun nga po, na meron akong komplikasyon nga po sa puso. Na parang pagka sumasakit yung dibdib ko, lalo't wala akong tubig, umiinom ako ng soft drinks, sumababa ako kung saan naghanap ako ng tindahan, umiinom ako ng soft drinks para mawala yung sakit. Tapos, parang bukas ang ika-4 days, bukas po makukuha yung pinaka-result ng to the echo mga bossing. Kaya update ko rin po kayo dyan mga bossing.